The Greek philosopher Socrates was not a fan of democracy. Para sa kanya, the idea that everybody should have a say kung paano patatakbo ng isang grupo, komunidad o bansa, just by the virtue of birthright, isa daw tong malaking kalokohan. Wait, what? May problema ang mga kakamping ngayon sa demokrasya? Interesting. Let's do this. Ang isang argument na ginamit ni Socrates to make his point is, for example, you will venture on a long journey by the sea. Para sa you, who are the people who should be in control in handling the ship? Random people ba na hinila mo lang somewhere? Or a team that is educated in the rules and demands of seafaring? This is funny. Sinasabi mo ba, Andrew, na may problema ka sa demokrasya? Demokrasya na noon ay gamit na gamit nyo bilang armas laban sa mga Marcos at para isulong ang people power. People power na pinangunahan ng ina ng demokrasya na si Cory Aquino? Ang tanong, sa demokrasya ba kayo may problema o dahil sa hindi lang umayon sa inyo ang resulta ng demokrasya? At ngayon ay sinusulong mo na dapat mga eksperto lang ang bumuboto para sa isang larangan. I think sa larangan ng pagboto ng the best sa bansa, lahat ng mga 18 anyos na mga Pilipino ay eksperto na sa pagiging Pilipino. I think being Filipino for 18 years is enough for you to be an expert for being a Filipino. 18 years is enough for you to have the right to vote for the Philippines, to choose who is the best for the Philippines as an expert Filipino. Again, sa demokrasya ba kayo may problema o dahil yung demokrasya ay hindi lang naaayon sa gusto nyo ngayon? Don't get me wrong, alam kong mahirap maging oposisyon, mahirap maging minority. We've been there, bago si Duterte ay LP ang nakaupo. Kami ang lumalaban at kami ang minorya. Pero hindi katulad nyo, imbis na i-cancel at awayin namin ang ibang tao, pinaglaban namin at binigyan namin ng rason kung bakit mas tama si Duterte ang umupo. Eh kayo, di ba mahilig kayong mang-away at mang-cancel nang hindi pumapanig sa inyo? Hindi talaga ayon sa inyo ang demokrasya. And I don't think your ways will win in any setting. Kung mga eksperto lang ang pipiliin natin para magdesisyon sa bansa, are we going to call these people experts na iboboto si Lenny dahil siya ay walang bahid talaga ba? O yung mga katulad mo na nagsasabi na walang degree si BBM, when in fact, sinasabi ng Oxford na makakakuha ka lang ng degree certificate or degree confirmation letter kapag tapos na yung degree mo. Naalala mo ba nung pinilit mo na tax evader si BBM? When just recently binasura na ng Supreme Court with final and executory decision ang disqualification case with the same reason. Kung susundin natin ang logic mo, Andrew, kasama ka ba sa buboto?